So welcome Relards TV. Okay no, sa ngayon nakita nyo to mga ka-idol, wall of paderto na linagyan ko ng mga basag na mga mirror o basag na mga bildo sa Bisaya pa. Okay no, nakita nyo to mga ka-idol na maayos yung paggawa ko. Okay, ang tanong, paano ko to ginawa na gaya nito na napakalinis, napakaayos? Okay no, kung gusto nyong malaman kung paano ko to ginawa, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell, and hit the bell again para ma-notify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you. So ganito yon mga ka-idol, ito ay pader. So ang gagawin natin, gumawa tayo ng purma para ilagay natin dito para buhusan natin ng simento. Para pag nabuhusan na natin, dito natin ilagay yung mga basag-basag na mga bildo o mirror. So sa ngayon, gumawa muna tayo ng porma. So, nakita nyo ito mga ka-idol, ito ay mga ritaso-ritaso lang. Ito yung gagawin kong porma. Okay no? Ito lang yung ginamit ko sapagkat para maka-budget tayo. Ang mas magandang gamitin nito yung good lumber, yung napaka-straight, pero ganito lang yung ginamit ko para yung tinatawag natin na savings ay magawa natin. So sa ngayon ako ay nag-uumpisa ng gumawa ng forma. So, ito na. Nagawan ko na ng paraan yung mga ritasong kahoy. So, ito yung gagamitin pong forma. So, sa ngayon, susukatin ko muna yung pader. Okay, so ngayon mga idol, itong hollow block ay susukatan ko. So, ganito yung sukat niya mga ka-idol. Sapagkat yung sukat, yung laki ng hollow block, dito ko siya i-ano. Dito ko siya ilagay. Ganito yung plastada niya mga ka-idol. So sa ngayon, plasterin ko muna yung porma. So sa ngayon, ilagay ko na to. So mga ka-idol, ganito yung porma niya para pag mailagay ko dito mamaya, so angkop na angkop yung laki niya para sa hollow block.
Okay na. So ngayon, ilagay ko na yung porma dito sa top ng aloblock. Nailagay ko na ang porma at ganito yung hetsura. So sa ngayon, maghalo muna tayo ng simento para ibuhos natin dun sa top ng hollow block. So ngayon, mimisurin ko muna para eksakto yung timplada ng hollow block simento natin. Okay, no? So sa ngayon mga ka-idol, nakita nyo itong mga broken glass, mga alak ng buti ng alak. So ito ay babasagin ko lahat sapagkat ito yung ilagay ko dito mamaya. So ngayon babasagin ko na. Ito na yung mga basag-basag na mga broken glasses. Ano bang tawag sa Tagalog nito? So sa ngayon, buhusan ko na yung forma para malagyan ko na ng mga sira-sira na mga bildo or mga broken glass. So sa ngayon, bubuhusan ko na yung formang ginawa ko para malagyan ko na ng broken glasses. So sa ngayon mga ka-idol, ito naman yung mga broken mirror or broken glass yung ilalagay ko. So tapos ko nang nailagay yung broken glasses. So maganda yung plastada niya sapagkat linagyan ko siya ng porma. So sa ngayon, yung mga basag na mga mirror, lagyan ko ng puro para lalo siyang tumibay. Yung special puro yung ilalagay ko para kumapit yung mga broken mirror sa simento. So sa ngayon, ilagay ko na. So ang tanong, bakit linagyan ko ng puro? Okay, no? Linagyan ko siya ng puro sapagkat para lalong kumapit yung broken glasses sa simento. Kaya linagyan ko siya ng puro o special cement na walang halo, para lalong lumakas at matibay yung glasses. Okay, no, sa ngayon, ang gagawin natin ay tatanggalin ko na yung purma sapagkat yung simento ay uga na or matigas na. So ngayon, tatanggalin ko na. So ngayon, natanggal ko na yung porma dito.
Okay, nakita ninyo mga ka-idol na napakaayos, napaka